Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at mga api. Buenas noches, amigos. Ipinakikilala ko sa inyo ang dahilan para sa pagsasabi ko. Mga Ginoo, ipinakikilala ko si Don Crisostomo. Lumalaki ang kanilang mga ulo at itinuturin ang sarili ng mas mataas. Batid ba nito ang mga Indio ay mga? Nasabay ka ng Indio. Maaari mong masaktan si Kapitan Chalo. Magandang araw, Crisostomo. Sa tungkol sa buhay mo sa Europa. Kamusta ka, Crisostomo? Okay naman ako. Ikaw, kamusta? Okay lang din ako. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro ay dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan mula sa mga bansang iyong mga nakalaunan ako ay iyong ikaw! Sumagot ka! Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang. Wala akong alam at wala akong kinalaman sa sinasabi mong iyan. Ikaw! Edi sino? Hindi ako iyan, kundi ang aking pinalitan na si Padre Damaso. Ang kagandahan ng sinag ng araw ay pinapawi aking kahapisang nadarama. Mula sa aking nahihimlay na diwa, mga magagandang alaala aking natatanaw. Ang mga kalesa at karumatang hindi tumitigil sa pagbabiyahe. Mga taong may iba't ibang uri ng kasuotan na katulad ng mga Europeo, Inchi, Pilipino, mga babae naglalako ng mga bungang kahoy, mga lalaking hubal na nagpapasan, mga ponda at restauran at pati ang mga karitong hila ng mga makupad na alabaw. Walang ipinagbago ang punong talisay dito sa Plaza San Gabriel. Ang eskolta naman ay lalong pumangit. Crispin! Mananak ko! Basiyo! Nasaan kayo? Ikakasal na si Maria Clara kay Linares. Hindi ba si Crisostomo ang kanyang kasintahan? Ang Indio ay dapat nang mamatay. Ikaw, dugong taksil. Ula na ang Indiyong iyon. Patay na si Ibarra.